Hello mga buhay! This is Geisel Ortega. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to my top 10 sa Hello Glow Runway Show sa Miss Universe 2024. Kilalanin natin. Hey! Pasensya na kayo guys at na-late ang aking top 10 kasi medyo busy-busyhan tayo at marami tayong ginawa etong mga nakaraang mga araw at huli na ang aking top 10. Ngayon ko lang inilabas. Top 10 lang kasi hindi ako natuwa doon sa staging, hindi ako natuwa doon sa runway, di umano runway ba yun? Hindi ako natuwa sa production, hindi ako natuwa sa buong show. Natuwa na lang ako kasi nakita ko yung mga girls, nakita ko yung mga kabado nilang eksena, nakita ko yun na hindi sila stable na yung stage, hindi sila kasi talaga ako natuwa. Pero natuwa ako dahil nakita ko yung mga performance ng girl. May nagbigay ng bonggang-bonggang performance. Yung iba naman, nag-hold back yung mga performance. Yung iba naman ay natatakot doon sa stage. Halatang halata. Yung iba naman ay nagbigay ng performance sana. Kaya lang yung mga gown ay mga, Diyos ko po, ang haba, naaapakan, nakakatakot. Tapos yung iba naman ay, basta ang dami akong nakikita. Wardrobe malfunction, mga ganong eksena. Pero still, nagbigay pa rin sila ng magandang vibe. Siyempre, ang saya-saya yung makikita tayo ng mga beauty queen na sun runway di umano. Three step, ikot. Runway na ba yun? Charot lang. Natawa lang ako sa mga eksena. Ayun. So, ngayon, naglabas pa rin ako ng aking top 10 kung sino nga ba ang nanguna dito sa runway show ng Hello Glow sa Miss Universe Philippines 2024. Basis ko dito, guys, ha. Dapat kasi pag runway, di ba, ang magiging basis ko is just pasarela. Yung glide ng paa, yung ano eksena, kung baluktot ba yung tuhod, yung transition sa runway. Pero paano ka mag-judge kung paano maganda yung ba yung pasarela? Eh, naka-long gown na naman sila. Ang haba. Akala ko mga cocktail lang o kaya casual dress. Yung pala long gown. So, hindi natin makikita kung baluktot ba talaga yung tuhod or whatsoever. Kung ano, tama ba yung paglakad ng bongga. Hindi natin siya makikita. Kasi nga, di ba, makikita natin yung magandang pasarela kung naka-tight ka ng damit. Yung, di ba, yung mga training talaga. Itang ikita yung stride ng mga paa mo. Kung saan pupunta or whatsoever. Kung bongga ba yung pasarela. Eh, paano tayo makapag-judge ng bongga ba yung pasarela? Eh, nakita ba ninyo yung mga damit nila? Eh, hanggang, Diyos Mario, Puryagaba. Eh, ang haba-haba. So, ngayon, mag-judge na lang tayo doon sa swabe ng lakad, sa confident ng mukha, sa ganda ng damit, at saka sa ganda ng itsura, at paano nila nadala yung mga, ano ba tawag dito? Paano nila nadala yung show na kahit na may mga eksena ganito yung stage, eh, the show must go on. Nga ganong level, doon na lang ako magbibase. Wala na akong ano. Kasi kung totoong runway, hindi kasi runway yun eh. Para sa akin, hindi runway yun. Kung totoong runway talaga yun eh, mahaba, eksena, wala. So, doon talaga ako magbe-base talaga when it comes sa pasarela. So, paano mo i-judge yung pasarela nila eh, nakamahaba sila ng sutana. Ayun, but still, magbibigay pa rin ako ng aking top 10. At ito na guys, ang aking top 10. My number 10 sa listahan ko ay si Kainta. Stacy Gabriel. To be honest, ang ganda ng eksena niya, ang ganda ng mga pasarela, ang ganda ng mga styling, ang ganda ng hair and makeup, maganda yung turns, parang binagalan niya ng bere-bere light. Talagang nagtagal talaga siya sa stage. Pero hindi ko nabetan yung damit niya. Siya ang pinaka-cheap na damit. Siya ang mukhang mumurahin na damit doon sa lahat ng girls. Siya yung parang hindi pinaghandaan, yung level ng damit niya na meron siya. Parang, ha? Ano yun? Kulambo ba Ines? Mga ganong parang hindi siya naghanda. Parang lumipas lang yung
ano ba tawag doon, nakaraang holiday, Holy Week ba yun? O ayun, lumipas lang Holy Week, hindi managhanda. Yun na yung pinaghandaan niya, nakakaloka. Ayun. Di ko alam kasi kung yung damit ba na yun ay binigay sa kanila sa araw na iyon. Kasi nga, may natatalisod, may no whatsoever. Hindi ko alam. Siguro kung may magsabi sa akin na binigay lang sa kanila that day na yun, maintindihan ko. Pero kung sila mismo ang nag-prepare ng damit na yun, kakaloka yun, o diba? Bakit ganon ang isinuot ni Stacy Gabriel? Hindi nakakaalta. Diba? Alta-altahan pa naman yung lola mo. So, wala lang. Hindi lang bet. Tsaka lang ng damit. Tapos maganda yung kanyang galawan kasi hindi ko naman makita yung mga hakbang niya kasi nga mahaba. So maganda yung mga galawan niya, talagang long gown ko. Nakakaloka pa ito ah. Long gown sila tapos yung music pang swimsuit, 'di ba? Yun pa yung nakakaloka. Diyos ko, hindi talaga nag-iisip yung mga ewan ko diyan. So ayun, nilagay ko siya sa aking number 10. My number 9 on my list is Miss UK. Maganda ang performance ni UK. Full of confidence, talagang pack na pack. Yun nga lang talaga medyo minadali, parang ganun. Parang, wala lang, ganun lang yung feel ko. Parang, bilisan ko na to para matapos na. Mga ganung level. Pero maganda yung eksena niya, maganda yung damit, maganda yung execution. Kaya nilagay ko siya sa aking number 9. My number 8 sa aking listahan ay si Miss Cebu. Chris Tiffany Hanson. Ang ganda ng eksena. Alam mo yun, suwabe lang yung eksena, suwabe lang yung lakad, yung turn, parang hindi yung bigay na bigay, pero alam mong anong patawag dito? Alam mong lumalaban, alam mong kakabog, alam mong hindi siya pahuhuli ng buhay, mga ganun. Kaya lalaban ako ng bonggang-bongga. Ito yung mindset ni Miss Cebu. Number 8 sa aking listahan. My number 7 sa aking listahan, Iloilo. To be honest, sabi ko nga, oh my God, Alexi Brooks, bouncing baby girl. Oh, pak talaga, pag akit niya talaga, bugs, 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 gumaganda. Nakakaloka. Ang ganda ng Infernus ha, yung mga transition ng mga mukha, face, gumaganda. Nakakaloka, baklang bakla. As in, binakla talaga ni Alexi Brooks ang stage, kasi hindi naman runway yon. binakla ni Alexi Brook ang stage. Ang ganda ng mga lakad, bongga, kembot, at least manang lumambot ngayon. Yun nga lang, medyo bouncy yung eksena ni Alexi. Tapos doon nga lang na na-disappoint talaga ako doon sa damit na isinuot. Na although na gumagawa talaga siya ng paraan na para hindi mahalata na dapat na lang. 'Di ba? Naloka ako doon sa damit. Naloka talaga ako. Kahit sabihin man natin hindi tayo nagja-judge sa damit, nakita mo namang angat siya ng angat, hindi mo yun mapapansin. At hindi pulido yung eksena ng ganun, 'di ba? Maganda yung lakad, maganda yung eksena, maganda yung facial reaction. Ang problema yung paangat-angat siya ng damit. Kaya nilagay ko lang siya sa number 7. At saka marami na silang nilalabas mga excuses. Wala pa kaya alam dyan sa excuses ninyo. Doon kayo mag-apila sa barangay sa mga excuses ninyo. Basta, ganun. Maganda ang eksena, maganda yung mga transition, but the meat is nakaka-distract siya. Hindi siya pulidong eksena. Kaya nilagay ko siya sa aking number 7. My number 6 on my list is Miss Quezon Province. Eto naman, syempre, nag-expect ako at Atisa Mananuti. Nakita ko siya paano rumampa. Nakita ko kung paano kumabog when it comes sa rampahan. Dahil nga long gown, so hindi siya makabarat-barat doon at saka hindi siya maka-eksena ng mabuti. Diyos ko, nilamyaan ng lola nyo. So paano na yan? Sabi ko nga sa inyo, nag-expect talaga ako sa mga returnees at saka sa mga may international experience. Kasi nga, syempre, alam na nila kung paano lampasuhin yung mga newbies dyan kasi sila ang nakakalam kung paano rumampa sa runway. Yun pala, hindi naman pala. May naramdaman akong nag-hold back. Malamya lang talaga yung eksena. So, ano na? Excuses na naman kasi yung stage ganyan. Ha? Walang excuses kasi yung iba kumabog. Mga ganon. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 6. Wala kayong magagawa. Di ba? Number 5 sa aking listahan. Itong top 5 ko talaga, ito talagang nagbigay ng totoong performance at hindi nag-hold back, walang mga excuses, walang mga sabit-sabit, walang mga nalalaglag na shash.
Ito talaga bongga. May number 5 sa akin listahan, Laguna Alexandria Rosales. Ganda ng damit. Isa siya sa magaganda, isa siya sa pinakamagandang damit, to be honest. Eksena, paikot, whatsoever, pabalik-balik. Nice. Ang ganda ng eksena. Tama lang, hindi bardagulan ang eksena. Maganda, magaling, at pasabog. At alam kong si Laguna talaga. Laguna talaga dito sa prediction ko, kasi maglalabas ako ng prediction after the Hello Glow na tong eksena. My number 4 sa aking listahan is Miss Florida. O, diba? Mateya Mahal Smith. Ang ganda. One of the best pasarela, kasi kahit na umuuga na siguro yung stage, sige lang, pak na pak pa rin yung lola ninyo, si Miss Florida. Parang wala siyang pakialam. Kasi alam mo yung tao at alam mo yung contestant na walang hesitation pag naglakad. Ayun yung si Florida. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 4. Alam ko sa mga hindi bet si Mateya Smith, eh hindi nila ilalagay yun sa top kasi nga, insecure, bothered, o, diba? Kasi nga, ganun. So, nagbigay siya ng magandang performance, so why not, naiangat natin sa number 4. My number 3 sa aking listahan, Victoria Velasquez Vincent ng Bacoor. Wala lang, bongga lang. Bongga lang talaga yung eksena, yung ano. Ayoko lang dito kay Victoria Velasquez Vincent, yung gumagana, oh, yung pailalim yung ano, tapos parang yung sideway, parang nasusobrahan yung mata niya doon na park, nakakaloka. Iwasan na, hindi naman iwasan, kumbaga ano, hindi laging ganoon yung tingin sa audience, yung pairap na whatsoever. Pero ang galing, ang ganda, ang fresh, 'di ba? Bongga yung pasarela, ano na siya, hindi na siya mabigat tingnan, kaya nilagay ko siya sa aking number 3. My number 2 sa aking listahan, amazing, Baguio, Tara Valencia. Ay, grabe, perfect, amazing, very glow, talaga nakikita mo sa kanya yung hello glow, ang eksena, pagpasok, aura, kabog, rampa, ikot, pak, walang hesitation, walang kung ano-anong iniisip, kailangan kong magpasarela, kailangan kong kumabog. And that's why umabot siya sa aking listahan at number 2. Talagang, wow, amazing ang ginawa ni Miss Tara Valencia. At talaga pinaputanayan na talaga yung Baguio ay the queen of the pasarela sa Pilipinas. Kasi di pa tayo binibigo ni Genesis Latugat hanggang kay si Miss Champ Krishna Garvides, and then ito si Tara Valencia. Di pa tayo binibigo. Talagang kabugera talaga yung mga taga Baguio when it comes sa pasarela. At ang aking number 1 sa Hello Glow runway show sa Miss Universe Philippines ay Pampanga, Cyril Payomo. At last, sa wakas. Sa wakas, guys. Kasi matagal ko nang ini-expecto eh. Sa wakas, nagbigay siya ng magandang performance. Nagbigay ng bagong styling, nagbigay ng bonggang damit, nagbigay ng magandang pasarela. Ay, Cyril, I love it. Pasok ka uli sa banga ko. Grabe. Alam mo, pag sinabi mong hello glow, aya, alam mo na kung sino yung ano, alam mo na kung sino yung tutumbukin mo. Si Cyril Payomo na yun. Bulag kayo kung hindi ninyo nakita. Bulag kayo kung nakatutok pa rin kayo doon sa naghihesitate kung paano rumampa. Bulag kayo kung nakatutok pa rin kayo doon sa babaeng tsaka ng damit. Bulag kayo kung nakatutok pa rin kayo doon sa inaangat-angat yung damit dahil Cyril Payomo, for me ha, si Cyril Payomo ang nagbigay ng bonggang-bonggang performance doon sa Hello Glow. May bearing man yun or wala sa Miss Universe Philippines, pakialam ko. Pero siya talaga ang nagbigay para sa akin ng magandang show. Okay? At yung mga paborito ninyo, hindi nagbigay ng magandang show. Okay, kaya manahimik kayo sa tabi, wala na kayo doon sa top spot sa aking fourth hot prediction. Abangan ninyo yan. Ayan, there you go guys, maraming salamat. At hindi ako nauutusan ng mga kinembolar ng mga fans, ng mga kampo, ng mga kadilipan na sila ang number 1 kasi hindi sila nagbigay ng magandang performance. Okay, this has been Gaisel Ortega. Hanggang sa muli po, mainit ang ulo ko. Bye!